Hi. So, ako na papasalamat kay Mang Yawe, no? Ibabahagi ko yung mga pagpapala na ipinigay niya Mang Yawe sa akin, no? Na tunay niya na talagang pinanghawakan ko talaga yung pangako ni Mang Yawe, no? Yung iminensahe sa akin ni Lord, na mensahe si Ama na yung magiging asawa ng aking anak na yon. Ayun yun, yung mininsahe ni Amang Yahweh na yun, no? Na tunay nga na talagang kapag mininsahe sa'yo, panghawakan mo, sapagkat tapat ang pangako ng Diyos sa ating lahat. Kapag siya ay nangako, talagang walang hindi napapako. Ngunit ang tao ay napapako. Ngunit ang Diyos ay kailanman ay hindi napapako, no? Na ipapatutok ko yung minisahe sa akin ni Amang Yahweh. Minisahe kasi yon na yung magiging asawa ng anak ko ngayon, yun yung minisahe. Na sabi ni Ama na yung naging asawa ng anak ko ngayon, yun yung minisahe ni Amang Yahweh. Ang sabi, pero yung anak ko, ang sabi niya, hindi yata totoo nga yung mensahe, sabi niya. Kasi nga, nagkahiwalay din silang mag-tsyota ron, no? Yung lalaki, nagka-boyfriend. Ay, girlfriend. Yung babae, yung anak ko nga, nagka-boyfriend ng iba. Diba? Nagka-boyfriend ng iba. Ngunit talagang, pinanghawakan ko yun talaga, yung pangako ng Diyos, na sabi ko nga sa anak ko, na panghawakan mo yung pangako ng Diyos sa'yo, sapagkat ang pangako ng Diyos ay kailanman ay hindi mapapako. Panghawakan mo lang yun, sapagkat sa takdang panahon na ipagkakalog sa'yo ay ibibigay ng Diyos yun sa'yo. Natunay nga na nagka-boyfriend, nagka-girlfriend silang parehas, pero talagang tapat ang pangako ng Diyos talaga na naghiwalay din sila. Yung boyfriend niya at yung girlfriend din ng isa, naghiwalay silang dalawa. At praise the Lord, sila pa rin ang nagkatuluyan sapagkat nagkatagpo silang muli. No? Natunay niya na talagang tapat ang pangako ng Diyos. Na talagang, ang sabi kasi ng mensahe sa akin niya, Mang Yahweh, ano, na yung asawa niya ngayon, yun yung magiging kasama niya habang buhay. Kaya nga, yun yung talagang pinanghawakan ko talaga. Hindi talaga ako bumitaw. Talagang sinabi ko sa akin na panghawakan mo yung pangako ng Diyos. At yun na ka, praise the Lord, sila pa rin hanggang ngayon at mag-asawa na sila sa ngayon. Kasal na po sila. Kaya, nagpapasalamat ako kayo, Mang Yahweh, talagang tapat ang kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Panghawakan lang natin yung pangako ng Diyos sa atin. Amen! So, sino pa po ang magpapatotoo? Sister Flor. Ang mga sa lahat, mga kapatid. Thank you.
Ngunit ano sabi niya, Ma? Panghawakan mo ang aking salita na ikaw ay makararating sa aking ganitang salita. Amen. Amen. Kung kayo po ay naniniwala na naghihimala at kumikilos ang ating Panginoon na Diyos na buhay. Kung nga po, dami po ako nung dito sa pagpapitulong. Grabe, tubig na po. Bakit malayo pa po yung uuyaw ko? Ako po yung mumumisan, may kawayan, pagkatapos ko, pagkatapos ko, doon po ako yung uuyaw ko. So, alas 9, lumalabas po ako ng badal na kahanan ng ama na ang pinag-uraman ko. Nag-uraman ko sa gagawin. Ama, hindi ako natatakot. Bakit? Hindi ako natatakot. Kasi kasama kita, di ba? Hindi na ako mapapayaan. Tunay nga na nangyayari sa aking buhay yun. Nung nandun na po ako sa pure gold, sa malinta, dumating na po talaga ang matinding pagtubok sa katapitin. Tumas po ang aking dugo, naging 200, over 140. No? Sabi po, sabi na, kaya mo ba yan? Kaya ko. Kasi sabi ni Cristo, bubuhayin niya ako eh. E di yung nagpangahawakan ko, mga kapatid, hindi ko ba? Kahit na maging 300, pagka sinabi niya, Ma, nabubuhayin kita, manalig ka pangahawakan, bubuhayin kita. Amen? Malangkakan natin. Talagang maraming pagturo. Sabi ko, Ama, pauwi na po ako. Sana po, ay hindi po gumagamit pala na sana. Naway, pagdating ko sa kanto, meron na pong jeep na nakabang at ako na lang ang binibigay. Nangyari po yun, mga kapatid. Nung pagdating ko, ako na lang pala talaga ang binibigay. E di kumikilos ang ating buhay na Panginoon. Diba? Talagay ko ba? Pinatagal ko. Nagdakila ang talaga. Kapag ikaw ay humihingi ng taimtim sa iyong puso, mga kapatid, yan ay ibibigay ng ating Panginoon Diyos na buhay na ating pinagbigyan. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. At yung nga po ang tugulan na nangyari sa akin, naihina po ako, mga kapatid, naihina ako sa aking salawan. No? At ako'y bumagsak na. Ngunit ako'y kumapit, ang sabi ko, Ama, huwag po muna. Huwag po muna! Pauwiin po muna po. Kasi wala pong nakakalam ko yung mga nangyayari sa akin. Alam mo, anong nagdahilan? Hindi ka pa sila nakikipan. Pero basang-basa lang po ako ng ihi. E di siyempre, umihihin ako. Praise God, aliluya. Nung sumakay pa ako ng jeep, wala pong naamoy ang mga tabi ko. Hindi nga nag-aamunan eh. Ibig sabihin, magbago. Wala akong nagganong eh. Walang naamoy eh. Diba? Pendi eh. Kahit ako eh, nakagit-git na eh. Iniisip ko. Ang pagdun na ako, siyempre alam ko, umihina ako. Wait, ganda rin po niya, talaga ko wala ako. E di nakarating ako sa aking bahay. Balik-bris niya ako. Para hindi po ako mahalata na nung mayroon nangyari sa akin, ginugod ko yung pantalo. Dali! Sabi ko ba? Iihina ako, pero kaya marami na rin sa akin at himala ang ginawa sa akin ng ilang nangyari na kung bakit hanggang ngayon hanggang siguro nakunin na niya ating buhay. Sabi ko, Ama, ang ating buhay para sa iyo, ang pako para sa iyo, ang tuto para sa iyo, ang buko pagkatao para sa iyo ang nangyari. Diba? Hanggang kunin mo na po ang aking buhay. Ang sabi ko, yes, Lord. Sa'yo ang aking buhay. No? Totoo nga, mga kapatid, maraming ginagamit ang ating Panginoon Diyos. Lumalabas ako, walang pera.
Yes. Ikisama lang kami sa aking sabi ko, Nay. Pabayaan mo ako, Nay. Magtatrabaho ko. Buwan, hindi tayo lang. Grabe ko, Nay. Ipipili kita ng gamot mo, Nay. Maniwala ka sa akin. Buwan, sabi niya, anak, hindi ba kayo hindi mo kayo magtrabaho? Oo, ako po lumaki naman talaga sa lumubo. Hindi ako nakahanggang nagtrabaho. Kalakasan pa lang naman ito. Kaya lang, yung tatay ko kasi, eh babaero, o baron, diba? Bandero eh. Eh di marami dikit-dikit-dikit. Eh sabi nga sa akin, sapagkat ang lahat ng nawala sa'yo, ang sabi ni Ama,
nagsimoy, di ba? Doon na lang lahat kayo buka. Ngunit nalubog ang ating Panginoon. Hindi ba ibinalik yun? Di ba? Ibinalik yung buka kayo ng kayaan ang mga kailangan. Ano yan? Kayo. Di ba? Kasi, ilang pa kaya ang salitan ng Diyo. Kaya lang kita masyado ako ng bangka. Meron kailangan sa akin ang magpatuturo ka. Ipatuturo mo kung ano talaga nangyari sa Diyo. Kaya nga po nun, sabi ko makamang, eh hindi nga kita kilala. Pero, binuksan ko agad ang buta ko para ko kapatid ko. So yung, ang masama lang, yung ugali ko, hindi ko rin nakita sa ibang tao. Nung ako po ay down man, kapatid ko, ito, ay kapatid. Nakikita ko man yung bahay ko. Talaga napakalaki ka ng bahay ko. Sa mansyon. Mansyon po ang bahay ko. Sa dagat ko ako malaki. Nakapagpatayo ko. Nakagdala ko. Papulitan ka. At yun ang sabi. Ay, si Tagala. Sabi na, Tagala. Tagala. Mabait siya. Mabait ang iyong kapatid, mga kapatid. Ang mga suki pupulot ay mga murong atin. Nakapagpatayo sila ng kanilang bahay na ugali sa atin. Hindi katulad po ng mga hardware na una, nang iibig sila ng mga lupa. Eh, gusto mo ang tulungan, itigitin mo naman. Patayin mo naman. Eh, napahirapan mo rin. Patayin mo naman. Ang sabi nga ng ating Panginoon. Ay, kasi yung dinaktan ko na ako sa Pakas, magbigay ka. At ako ang bahalang magbalik. Sa kapatid lang, hubad lang. Hindi ka na nagbalik.